naninindigan po ang pamilya Revilla na may bahid politika yung planong paghalughog ng mga pulis sa kanilang bahay sa Bacoor, Cavite. Paiimbestigahan daw yan ni Senador Bong Revilla sa Senado. Mula sa lalawigan ng Cavite, nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Yes, Mike, politika nga ang nakikita ng pamilya Revilla na nasa likod ng umunay pangharas sa kanila ng PNP ngayong eleksyon. Nakausap ko kanina ang anak ni Senador Bong Revilla na si Jolo sa kanilang bahay sa Bacoor, Cavite. Nagpapasalamat daw siya sa ibinigay na suporta ng Cavite sa kanyang pagtakbo para sa pagka-vice-gobernador. Pero nadidismaya siya sa umunay nangyaring harassment. Kabilang na ang inaasahan na ron nilang paglalabas ng search warrant para mahalughog ng mga pulis ang kanilang compound. Kitang-kita naman ho natin. Harassment. Kumbaga, trinato kami parang criminal. Yung masama dito, kumbaga, nakakatakot para sa mamamayang Cavitenyo. Dahil despite of the position that my dad has, hindi nila respeto. Bukod sa pagiging provincial board member, barangay captain ni si Jolo, sa likod ng kanilang compound, naaresto ng mga pulis ang anim na NBI agents Linggo ng gabi, dalawa dahil sa gun ban violation. Nakuha rin kahapon sa kanilang sasakyan ang mga mahabang armas. Kaya gusto ngayon ng PNP na mapasok ang bahay ni Senador Revilla dahil may mga armadong lalaki daw na pumasok sa compound ng mga Revilla. Ang media rito, nakakaikot sila sa aming bahay, nakakapasok sa loob. Siguro naman wala kayong nakikita na kahit na isang NBI na naririto. At wala po yung baril na hinahanap nila. Pero ganun pa man, kung gusto nilang makita ang aking tahanan bukas po, ay huwag nyo lang kakargahan. Sabi ni Revilla, pinadala raw ng NBI Cavite ang mga naarestong agents matapos siyang humingi ng tulong dahil may mga umaaligid daw sa bahay niya noong mga nakaraang araw. Nauna nang sinabi ng PNP na nagpunta sila roon dahil may nag-report sa kanilang may mga armadong lalaki raw sa lugar. Yes, meron silang coordination sa Bacoor City Police Station, but that is only that is purely doon sa law enforcement operations. At hindi naman specific kung ano yung tasking nila sa area. Kaya yan ang iniimbestigahan pa natin hanggang ngayon. Pero sinabi naman ni DLG Secretary Marojas, lehitimo raw ang naging operasyon ng mga pulis. Hindi ginagawa ng pulis ang kanilang trabaho. Problema dito, gawin ng pulis ang trabaho nila, masama sila. Hindi nila gawin ang trabaho nila, masama sila. No? Pero Mike, binanggit nga sa atin ano, ni Senador Bong Revilla na sa pagbubukas muli ng sesyon ng Kongreso ay magpa-file siya ng resolusyon sa Senado upang maimbestigahan nga ang naging aksyon ng PNP. Sa pamamagitan naman ng text, Mike, sinabi sa atin ni General Generoso Servo Jr., ang tagapagsalita ng PNP, na ginagalang nila ang hakbang na yan. Ito nga si Senador Revilla at handa raw silang sumunod sa proseso. Samantala, Mike, bago nga tayo sumahing papawid ay lumabas ng compound ng mga Revilla ang abogado nila na si Attorney Salpanelo. Si Attorney Salpanelo ay lumabas nga sa likod ng compound yan ng mga Revilla sa 13 Martires Street, Justinville, sa division yan, Mike. Ano? Tinatanong niya kasi, Mike, ano, bakit napakaraming mga pulis doon? May mga sasakyan sila na nakatambay doon kanina daw. Kanina pa raw yan, Mike. Ano? At sa mga sandaling ito ay nanduroon pa rin sila. Kaya naman, Mike, yung ibang mga residente rito nga sa paligid ng compound ng mga Revilla ay nangangamba na rin ano, na baka mauwi sa kung ano na naman yung presensya ng mga armadong pulis sa likod ng compound ng mga Revilla, Mike. Yan, yung mga pulis na hanggang ngayon nakapaligid pa rin o dyan sa area ng compound ng mga Revilla, naghihintay pa rin ba? Kagabi ang balita dyan, yung mga pulis na nandyan, naghihintay na maglabas ng search warrant ng korte para makapasok sila sa loob. Ganun pa rin ba ang sitwasyon ng mga pulis dyan? Naghihintay pa rin at tumaasa pa rin sila na mabibigyan sila ng search warrant para makapasok sila, Ian? Mike, nung tinanong ano ni Attorney Salpanelo yung mga pulis, ayaw nilang magkomento kung ano ba yung purpose, kung bakit sila narayan sa likod ng compound nga ng mga Revilla sa 13 Martires Street niya sa Justinville Subdivision. Sa likod yan, Mike. Ano? Pero Mike, binabanggit din sa atin ano, ng isa sa mga opisyal ng Calabar Zone na pulis na hanggang sa mga sandaling ito ay umaasa pa nga rin sila ano, na makakakuha sila ng search warrant mula sa isang korte. So Mike, naka-standby ang mga pulis kung maglabas man ng search warrant para nga mapasok itong compound ng mga Revilla, Mike. Maraming salamat, Ian Cruz.